Hi guys, this is your EDUC student, Ariel. Hindi ganun katuwa ang buhay ng isang estudyante. Minsan malungkot, masaya, walang pera. Kaya ito, sa init ng panahon, idinadaan na lang namin sa pagpapatawa ang aming mga problema. Ito yung mga kaibigan ko, si Ara and Harp. Sila yung nagyaya sa akin na pumunta muna dito para magpahangin at iwasan ang napakasakit na sikat ng araw. Sa kabila ng mga gawain, mga lessons na dapat aralin, mga demonstration na dapat namin sanay ng aming mga sarili, ito muna kami ngayon. Alam nyo kasi, bilang isang estudyante, napakarami nating istorya. Pagod, palagi. Pero sa totoo lang, napakasaya at napakasarap na matuto na maging estudyante. Wala di ay mukhaon. Ang ni Ana pud akong tatayel. Oh, pero patay na siya daw. Tungod ani dili. Ina ko bilis tungod ani. Hey ayan, nauna ni. Oh. Oh my god, this is the Keisha. What this is the Keisha. Kani man jan daw no. Oh, so this is the Keisha. Pa to ba Pwede ko. Pero sa free. Yes, Sa ganito paraan, napapalipas namin ang nakakapagod na araw sa loob ng napakainit na mundo. Kaya huwag niyong kalimutan yung mga tubig niyo ha. Stay hydrated. At ayan, uwian na. At maririnig niyo na ang tunay at totoo naming istorya. Minsan kasi, iba ang istorya sa paaralan, iba rin ang aming sariling buhay. Kaya ito ang aking kwento. Panibagong araw, panibagong hamon na naman ang aking haharapin. At bilang isang working student, hindi lamang ang pag-aaral ang aking iniisip. Iisip din ako na sana may mga clients na magbubook sa akin para naman may mabaon ako sa paaralan at meron akong may pambili ng tubig sa napakainit na panahon. Isa pala akong part-time student. Kasalukuyan, nag-assist ako sa mga clients na magbubook ng ticket, international and domestic. Sa ganitong paraan, ay natutulungan ko ang aking mga magulang
na matustusan ang aking mga gastusin sa paaralan. Kaya may klase man o wala, kailangan kong gumising ng maaga para makakuha ng mga clients at makasagot sa kanilang mga inquiries. Ay, sana naman magbukto para may kita naman ako. Suspindido ang lahat ng klase sa Negros Oriental matapos magbigay ng warning ang PAGASA dahil ito sa napakataas na init na maaring magdulot ng head stroke. Sa ngayon ay pinapayuhan ng mga mag-aaral na umuwi muna at ipapatupad ang hybrid learning o online learning. Update guys, pauwi na tayo ngayon sa aming tahanan at para sa akin ito ang napakasayang panahon dahil sa wakas ay makakasama mo na iyong pamilya. Hindi yung nasa boarding house ka na palagi ka lang nag-iisa at yung kinakain mo ay palaging noodles, palaging sardinas. Sa wakas ngayon ay makakasama mo ang iyong pamilya at kahit simple lang ang buhay, basta may pamilya ay napakasaya. At ayan, tingnan niyo yung kalangitan. Napakaganda. Kapag naiisip ko yung dati, nung elementary pa ako, palagi kaya nila akong binubuli at tinitingin ko lang ito sa langit. Kapag tumitingin tayo sa kalangitan, nakikita natin ang liwanag at pag-asa na sana darating ang panahon na yung mga inaapi nila ay magkakaroon ng pag-asa at magandang buhay. Hindi nila tayo dapat ginaganon at marunong tayong lumaban. Kami kayong ikaw uta. Dito kay eh. Wala uta. Tigrag mo ulo. Sabi ang kaya tumaho dito rin niya sa. Nalamak sa yugaw ko mo. Sabi ha, nahatay mo na siyang pagkaon na mo. Uwa, taas yun. Kumanguran ka nila. Isura na to. Pagpapasama, 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 pagpapas
Ano ba 'yan? Ano 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 'yan?